Hello, what's up, this is Cotman, back again for another boring. Yes, this is gonna be boring. So, may warning na kayo ha, wala pong reklamuan kung maboring kayo along the way. Mahabang video to na magsasalita lang talaga ako. Pero real talk po dito. And yeah, the topic for today is mga reasons or mga features ng smartphones na dapat hindi nyo pinaniniwalaan. Lalo yung mga loyalista dyan, patatamaan natin mga loyalista dyan, mga fanboys, ika nga mga fanboys ng brand. Basta yun, fanboys na lang ibang brand, huwag na tayong banggit iba. Fanboys ng mga brand. Okay, so why consumers should never blindly believe manufacturers' claims? Okay, bakit hindi dapat na bulag natin paniniwalaan? Bulag. Hindi dapat natin bulag na pinaniniwalaan ang mga claim ng mga brands na manufacturers about sa smartphone na binibenta nila. And that is why mas maganda talaga na namimili kayo ng mga pananonood nyo na tech reviewer. Okay, not just promote dyan na nagbabasa lang ng nakasulat sa box, magbabasa lang ng specs sa website, yun na yung i-deliver sa inyo. Eh, kayang-kaya nyo nang gawin yun, magbabasa lang pala eh. This one, dapat ito, nauunawaan nyo to. And matagal ko na itong gusto sabihin sa inyo, actually matagal ko na itong mga natuklasan, and naghahanap lang ako ng timing kung kailan ko siya i-release or i-reveal sa inyo. Yes, para sa inyo to, boss. Pero hopefully, hindi naman siya directly actually matatamaan kayo lahat dito. But I hope na maging reference nyo itong mga sasabihin ko next time nabibili kayo sa inyong next na smartphone. And even actually yung current na smartphone nyo, magagamit nyo rin ito, okay? Meron akong apat kasi na mga factors or features ng smartphones na tingin ko hindi nyo dapat blind na 100% na paniniwalaan. Ito yung apat na yon. Unang-una, okay? The ingress protection. Ano yung ingress protection? Yung po yung IP68, IP54, at IP... Di ko kabisado lahat ng numbers ng IP. Pero ingress protection, most especially yung ingress protection 68 or IP68 rating. Yun yung water resistant and dust resistant na part. Huwag yung paniniwalaan yun, blindly na paniniwalaan yun na... pag sinabing IP68, waterproof na agad. No, magkaiba po. Kaya nga yung word ginamit is water resistant lang. Hindi siya waterproof. Doon pa lang na sa word na yon is huwag yun ang paniniwalaan. Kasi ako mismo, personal na experience ko back some years ago. Years na, baguhan pa akong YouTuber noon. And since bihira naman ako makahawak ng smartphones dati tsaka any gadgets na medyo may, alam niyo na, may quality talaga, may sinasabing may IP rating, eh syempre paniwala ako dyan. And ito yung gusto kong i-inform na sa inyo na hindi nyo na kailangang maranasan pa kasi ako mismo naranasan ko na. Some years ago, 3 years ago yata, nagkaroon ako ng action camera that was DJI. Yeah, DJI is, you know, kilala nyo ang DJI, hindi po pipitsugin ng DJI. So, Osmo Action Cam 1. IP68 rating yun kasi action camera po yun. And actually, mayroon siyang rating dito. Ito yung exact na page ha, ng galing mismo kay DJI. Ang nakalagay dito is Osmo Action Waterproof. Osmo Action itself can be used at depths of up to 11 meters. Tapos, kaya pa hanggang 60 meters kung meron kang waterproof case. Pero kung wala kang waterproof case, 11 meters lang. Ako, ginamit ko. Sinausaw ko lang saglit sa dagat. Wala na. Hindi na siya nag-on. So, buti na lang, dahil sa original ko siya binili, sa mismong DJI sa Hong Kong ko siya binili or Singapore yata yan. But something like that. Ito, kaya meron akong email conversation sa kanila kasi may warranty ako. Nirefund na lang ako. Okay, so, naniwala kasi ako sa IP rating nila. Buti ito, inaano nila, ino-honor nila yung mga water damage. Pero, alam niyo ba na si iPhone, yeah, lahat ng iPhone naman, meron IP68, papakita ko lang sa inyo, ayun, may IP68 doesn't water resistant. Up to 6 meters for 30 minutes. Pero, alam nyo ba, sa fine print, sa mismong Apple page, Apple website po ito ha, ito, nakikita nyo, is water, naka-indicate ha, title, ang laki, in bold letters, water and other liquid damage to iPhone or iPad is not covered by warranty. So, kung meron silang IP68, bakit hindi sila confident na hindi papasukan ng tubig yung phone? And kapag pinasukan ng tubig yung phone, hindi covered ng warranty. What? Ba't kayo naglagay ng IP68 rating pero hindi nyo cover yung warranty? Once na pinasukan ng tubig, sabihin hindi totoo yung IP68 rating. Water and dust resistant up to what? 6 meters?
6 meters. So yeah, hindi kayo makakalusot dito kay iPhone. And even if sabihin nyo na hindi naman na water damage, pero totoo na water damage, tapos i-claim nyo dun sa kanilang service center, meron po silang indicator dun na magkukulay red or pink. Yung, ayan, yung ganito, dyan daw, nakalagay sa may SIM tray yata. Pag nag-pink yan or red, red dito nakikita ko eh, is confirm water damage. Wala kang magagawa dun. Hindi ka nila i-honor. And of course, para ipagawa mo yon, dahil nga hindi ka pasok sa warranty, ikaw mismo ang magbabayad galing sa pocket mo. Hindi free. May bayad. Even Samsung, pakita ko sa inyo. Samsung website. Ito ba yun? Yeah, this one. Samsung.com US support troubleshooting. Check the liquid damage indicator on the phone or tablet. So, ganun din. Meron din silang indicator nagiging pink daw pagka nabasa ng tubig. Excuse me. So, ito yan. Sa baba nito, gusto kong babasa sa inyo. If, take note sa part na to. If your phone or tablet has been exposed to liquid, it will need repairs. Physical damage, bottom line natin itong part na to. Physical damage is not covered under the Samsung limited warranty. Tinutukoy niya rito is yung water damage. So, IP68, naglalagay sila doon, pero hindi nila in-honor. Once na nalusutan sila ng tubig, nalusutan ng tubig yung IP68 rating nila. Hindi kasama sa warranty. So, wag na huwag kayo maniniwala ha, sa mga IP ratings nila. Na yan, huwag kayong magkapagkatiwala, ilulublob nyo. I'm sure, meron namang, yes, totoo talaga na nakakaano. Tulad nung, sabi ko, yung dati kong nire-review ng mga rugged phone, nalulublob ko sa tubig, okay lang. Hindi po nagkakaproblema doon. Pero, huwag po kayong blind na maniniwala na lang ng ganun-ganun. Okay? At best, matalamsikan, okay pa siguro yan. Pero ilulublob nyo dahil may IP68 rating, wag. Okay? And hindi ko na rin siya ginagawa kasi ayoko na maraming mabiktima. Kasi may, lately, may magaling na YouTube vlogger na nag-promote na ilublob sa tubig yung Xiaomi Redmi yata yun. I think, yeah. Tapos, yung mga customer niya ay mga hindi ko sure kung sa kanya bumili eh, kasi seller din kasi siya eh. So yun na viewer, pero mga viewer din niya is sinunod yung ginawa niya. Ayun, ang daming report sa mga groups, especially sa Xiaomi groups, na nabasa nga, na hindi na nga daw nag-open yung mga smartphone nila kasi nilublob nila sa swimming pool, sa dagat, at kung saan saan pang pwedeng ilublob na tubig. Actually, minagawa ni may magandang video dyan about si Pinoy Tech Dad actually. This one. Ito, yan. Reklamo. So, basahin nyo to. Sabi dito, laking pagsisisi daw niya na binabad niya sa swimming pool yung Redmi Note 13 Pro Plus niya dahil nagkaroon. So, yeah, nagsisisi siya kasi ginaya niya or in-encourage din kasi nung napanooran niya, na ilublob sa tubig yung phone. Moist and hindi na daw matanggal sa camera lens niya kahit na gamitan niya ng blower or paarawan niya. So, ayun. Medyo nakakadismaya. And eto pa, papakitaan ko po kayo ng isa pang sample. Isa pa. And here's another one. So, urgent, need help. Bumili ako ng Redmi Note 13 Pro Plus. Pinang-swimming ko sa swimming pool. Tapos, ayun na. Yeah, swimming pool naman yun. Same brand, same unit. Yo, shoutout kay Boss Pinoy Tech Dad. Pahiram pa po ng video mo saglit ha. Ito nga lang. Tamo. Kasi sinunod nila yung nag-encourage sa kanila and yun nga nangyari na nasira and nagsisisi sila. So, huwag nyo pong bulag na paniniwalaan yung mga brand manufacturer and even mga tech YouTuber. Kaya ako hindi ko na ginagawa rin yun kasi ako mismo, hindi na ako naniniwala sa mga IP rating. Action camera na yon, talagang design yon for panlubluban. And galing mismo sa manufacturer, kaya nga na refund pa ako kasi yung warranty ko solid. Kasi sa mismong original yung original at saka authorized na center yung pinagbilhan ko. So, okay yon. At least yon in-honor nila yung warranty ko. Okay? But, smartphone brands like this one, hindi nila in-honor yan. Void ang warranty mo once na nabasa yan, even if nilagay nila IP68 rating. So, one of the anomalies dito sa industriya ng smartphone na gusto ko sana aware na aware kayo. And kung may kakilala kayo na naniniwala din agad sa mga ganitong nakalagay sa rating na, yun nga, pinagmamalaki ng brand na may IP68 rating, sabihan nyo yung mga tropa nyo, family member nyo, huwag nyo paniniwala niyan. At best, splash, maambunan, okay. Pero wag daw yung ilulublob kahit may IP68 rating kasi yun nga. And ang dami pong cases ng mga smartphone ng mga users ng iPhones and Samsung, hindi yan ino-honor.
Kung saan nabasa, gagastusan nyo po yan ng buo. Okay? Maraming cases ng ganun at wag na po kayong dumagdag. Matuwa kayo may IP68 rating. Good! But, ilagay nyo sa level na splash-proof na lang. Wag na yung waterproof or water resistant. Huwag nyo ilagay dun sa sitwasyon na yun na pagsisisihan nyo and sa bulsa nyo mismo manggaling yung pambayad. Yeah, that's one. Sa una pa lang tayo. Okay? Pangalawa is maximum watts capacity. So, kung mapapansin nyo, like dito sa GSM Arena, mapapansin nyo, may nakalagay dito siyempre yung maximum wattage na kayang isupport ng isang smartphone. Which I believe, totoo naman. Totoo yung part na yun. Maximum na kayang isupport. Yung word na kayang isupport. So, up to, mas maganda yun ang word eh, yung up to, hanggang. Tapos ilalagay nila yung maximum. Like this one, sa Samsung S23 Plus ko, itong gamit kong ito, to. Papakita ko sa inyo, papakita ko yun ng sample sa ng video na tinest ko siya. Is, nakalagay dapat dito is 45 watts. Up to 45 watts ang maximum na kaya niyang isupport na charging speed. Okay? And I'm using yung mismong original na Ugreen, original na ng Samsung na OEM. And then, meron pa akong Blue Weather dito. Kahit saan ko sila itest, hindi talaga niya nare-reach yung sinasabing 45 watts na wired na charging. Okay? Hindi po ito specific sa Samsung. Lahat po ng smartphone brand, lahat, nilalahat ko, as in literal na lahat, hindi po nila nasusunod yung maximum watts capacity ng charging. Yes, and even dito sa aking Red Magic, papakita ko sa inyo yung mga sample yan. Na-videoan ko to eh. So papakita ko sa inyo yan. Ito naman is idadirect ko mismo sa official charger ng mga smartphone na itetest natin dito. This one, ito, ito. This CTE Red Magic 9 Pro. Red Magic 9 Pro, supposedly, base dito sa battery niya is dapat hanggang 80 watts ang kaya niyang i-supply na charge, di ba? Currently, nasa 70% lang tayo. So, papakita ko lang sa inyo. This one is from Red Magic. This is the 80 watts. Official charger po ito ng Red Magic. So, ito official wire din po niya, official cable. So, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko ha. Supposedly, dapat, di ba, maging 80 watts siya. Kasi 80 watts si Red Magic. Sasaksak na po ito rito. Ayan, papakita ko sa inyo saglit. Okay. Hanggang 1,000 watts naman ang capacity nitong Blue Yeti na to. Kasaksak natin. Yung gumana na, mandar na. Ang pinaka-highest ko lang yata rito is 45 watts. Still, napupuno pa rin naman po siya ng around 30 minutes. So, hindi talaga I believe na nasusunod yung sinasabi ng ano. Kahit dito, tignan natin. Para sabihin nyo naman na hindi ito ang accurate, no? Ito mismo, si Blue Yeti na mismo yan, no? Yung kinukuhanan mismo ng charge. Same din lumalabas. Around 37, 43, 36, 38, 42. Yeah, hindi naman sila nagkakalayo. 42, 38, 37, yan. Medyo nagpa-fluctuate pero mostly mataas dito yun. Umabot talaga ng 40 watts. But dito kay Blue Yeti, 37 watts lang yung nagkukonsumo talaga. Pero dapat, 80 watts po ito. Usually, half lang. Half ng maximum watts capacity nila yung totoong napasok sa smartphone o kaya nilang i-deliver sa smartphone. Itong si Red Magic 9 Pro, makikita nyo dyan sa video, dapat 80 watts po ang nakalagay. Talagay po rito, 80 watts yung maximum niya sa wired. Pero makikita nyo sa video, 43 to 45 watts lang yung highest. So, half lang. At natin dito, kung masusunod nga ba yung 21 watts. As you can see, meron na lang ilang percent. 29% yung battery. At ang nakukuha lang talaga dito actually is 7%. And if we look doon din, 7% din. So, accurate naman, di ba? Kung gusto nyo, isasaksak ko rin sa wall charger. Yun, naka-direct mismo yun sa wall. So, isasaksak natin doon, ha? Naka-wall charger tayo, ha? Baka sabihin nyo kasi, baka yung problem dyan is yung mismong, what do you call this, yung mismong this. So, hindi talaga siya nasusunod in my opinion, base rin sa observation ko. And tinry ko na lahat ng mga halos ng smartphone na tumaan sa akin. Hindi talaga nasusunod pag sinabing 20 watts, not really 20 watts. Again, 29% po yan ha. That means kailangan niya talaga ngayon ng charge but hindi po siya nagmamadali. Okay? Andun na po yan nakakonect. Yan. Yun! This one is the Poco. Okay? Poco M6. And ito po, yung puting yon na 67 watts, official charger na po yun. Yan, nakikita yun, 67 watts. Official charger na po yun, Poco M6. Makikita nyo sa, kung napalood nyo na yung unboxing, alam nyo yun na, yan yung official charger nga. Yung nakasaksak na yun sa wall charger. So, tatry natin kung, again, nakalagay dito, 67 watts dapat sa 5,000 mAh. Meron lang tayong 30% battery. So, supposedly, maghahakot talaga dapat siya ng charge. But, as it turns out, again, original charger na po ito ha.
yung gumagamit tayo ng high capacity cable ng Ugreen. Ugreen mismo ito. So 10% lang yung naglalaro na average na nakukonsumo niya. That's 10%. Manlayo po sa 67 watts. Still, mabilis pa rin po. Naka-activate pa rin yung fast charging kasi dalawang kidlat po yung nandun. Kahit ilipat po natin yan. Ilipat natin. Gamitin natin mismo yung kanyang cable. Para fair, magsabihin nyo kasi hindi ko si original na cable ang gamit mo. Yung original na charger lang ginamit mo. So, gagamitin pa natin ang original cable po ni mismong Poco. So, wall outlet, original cable, original charger. Then, gagamitan natin ito. Kaya nakikita natin kung ilan yung dumadaan niya na watts. So, yan. Try natin this time. Yan. Okay, original charger na po niya yan. 12. Oop. Kita niyo, 34. Bilis nung akit, no? Nag-error siya. Okay, wag dito. Try natin na dahil nag-error siya, ililipat natin kay Blue Yeti na lang. Okay, ngayon try natin saksak. And then diretso natin sa Poco para makita natin yung exact na charging ano niya. So, yun. 34, ano po yan ha? 67 watts max, sabi. 67 watts max. Pero ang totoong kinukonsumo niya lang po na watts ay 12. Pero nakita nyo kanina, again, pakita ko sa inyo ulit, just to be clear, lalabas yan, watts daw, 67 watts max, and naka double lightning. Ayan yung logo. Pero yung actual, hindi talaga siya 67 watts. Naglalaro lang around 12%, and dapat actually malakas siya mag-charge ngayon, kasi nasa 30% lang po yung charge niya. So, hindi po talaga nasusunod yung kung ano yung nilagay nila na wattage. Ayan po yun, actual eh. Again, baka nakakala nyo, gunin-gunin nyo lang. Lalabas po, kasi official charger niya po ito eh, 67 watts. Official charger, 67 watts max, lumabas talaga. And if we check sa actual na hinuhugot niya, output is around 11 to 12 watts lang. It's not really exact. So, dito naman sa Samsung. How about Samsung? Ganon din ba sa Samsung? I believe ganon din si Samsung. Lagay natin to. Samsung. Okay. Si Samsung dapat meron siyang, wait, pakita ko sa inyo. Si Fold 2, meron siya dapat na battery is 25 watts. Dapat 25 watts wired ang kaya niya. But, ang nakukuha lang natin talaga actually is around 13 to 15 watts. 12 watts. Yeah. Oh, yung 15. Naging 15 watts. Pero dapat, sabi, max is 25 watts. So basically, si Samsung and then si Poco na may 67 watts, si Samsung na may 25 watts, at si Poco na may 67 watts, same lang na around 11 to 15 watts ang ginagamit. Papakita ko ulit sa inyo. Ito po si Poco, 11 watts. Ito po si Samsung, 11 to 12 watts. Same lang. And it doesn't really matter kung ilang watts. Okay? Again, this is Red Magic 9 Pro na dapat meron tayong 80 watts charging sa 6,500 mAh. Pero, once na chinarge natin, naglalaro lang siya ng around 30 to 45. Pinakamataas yata na ako dito is 45 watts. And power delivery din siya. But no sign of 80 watts. Wala pong sign ng 80 watts. And so on and so forth. Even Xiaomi, tinry natin sa Poco, tinry natin sa Infinix, tinry ko sa LG V50S. All of them, half. Okay? Meron tayong ginagamit na pangsukat ng watts. Lahat sila sinasabi yung ganun. Pare-pareho silang sinasabi. Hindi po nagbabago. May differences man lang 1 to 2 watts lang. At best, 5 watts lang na differences. But, hindi nagkakalayo. And malayong malayo, ha? Eh, gusto ko emphasize na yung part na yon. Malayong malayo sa sinasabi nila nakalagay sa box na up to ganitong watts. Kaya siguro nakalagay up to lang. Hindi siya talaga totoong 80 watts wired. Tapos 80 watts din makikita niyo yung charging. Hindi. Nakalagay usually up to
watts. Kung di man nila inilagay yung up to, by default, i-assume mo na up to yon. Up to 80 watts, up to 100 watts, up to 200 watts. Ito pang sukat na to ng charging. Yan, this one. Yan, ito. Yan, adapter na to. Yung isa nga, hindi nga adapter ang gamit ko eh. Direct eh. Yan o, direct siya. So, hindi siya naka-adapter. Naka-direct siya na pwede niyang sukatin. Ito, papakita ko sa inyo ulit. Kasi recorded yung isang na pakita niyo. Papakita ko sa inyo ha. Maximum niya is 8 watts. Yeah, nasa 82%. 8 watts lang, di ba? Nakita niyo, layo nga sa ano. Ito, trickle charge yan. Trickle charge. Dahil above 80% tayo, trickle charge lang ginagawa niya. So, mas mababa ito, 8 watts lang. Kasi trickle charge na yun eh, yung phase na. Basta pag lumagpas na ng 80%, trickle charge na yun. Hindi na siya yung nagmamadali mag-charge. So, 8 watts lang sa trickle charge pa nga eh. Nakita nyo? So, hindi talaga siya na ma-maximize yung... Pag sinabing 30 watts, malamang makuha nyo lang around 10 to 15 watts. That's reality. Check nyo. Promise, check nyo. Bili kayo ng ganito. Ito, nasa ano lang ito? Nasa 50 pesos. So, plus shipping fee, 100 plus pesos. Mga ganun. Makakabili kayo ito and i-test nyo. Wala talagang sakto na pag sinabing 80 watts or sinabing 30 watts, 30 watts din ang lalabas. Wala. Laging kulang yan. And usually, hindi man lagi, hindi man siguro 100% nangyayari, pero usually, half lang yung naibibigay talaga na speed. Try nyo mismo kung ayaw nyo maniwala. Okay? So, pangatlo na huwag nyo paniniwalaan blindly na sinasabi ng mga manufacturers sa mga features is yung triple camera system. Yes. Kapag ang triple camera system, may exception to the rule naman, syempre. Pero yung kapag ka nakita nyo na ang triple camera system ay merong 2 megapixel, huwag nyo nang consider yun as camera talaga. Okay? Para mas okay na gamitin nyo na yung main camera, then dun kayo, like unari sinabi, 2 megapixel macro, huwag nyo nang gamitin yung 2 megapixel macro. Magkuhanan nyo na lang ng picture, yung subject nyo, ng using the main camera, and then i-crop in nyo na lang using digital zoom. Promise, ganun ding kalinaw. Baka nga mas malinaw pa. Yeah, yung 2 megapixel macro, try nyo. Kung ayaw nyo maniwala, may iba sa inyo, talagang pinanindigan nyo na 2 megapixel is one of the best camera. Yes, okay. Yes na lang. Yes. Okay. Sasang-ayon na lang ako. Okay. Yun. Basta pag hinaluan ng 2 megapixel, 5 megapixel, even 5 megapixel, mag-ano na lang kayo, kuhanan nyo na lang yung subject using your normal camera, your normal main camera, and then zoom in nyo na lang, doon nyo i-crop. Mas okay pa, sa totoo lang. Okay? Pero, kung ang triple camera is like, kunwari, yung, hindi ko tanda yung exact brand eh, pero tatlong 50 megapixel, lupit na. Doon, maniwala kayo. Kasi, yun, talaga, nilagay nila yun doon, kasi, usually sa flagship lang naman nangyayari ito. Nilagay nila yun doon, kasi talagang yun, kaya yun, 50 megapixel. Yung pinaka-minimum siguro na pwede kong tanggapin dyan is yung 8 megapixel. Medyo okay pa siya. Pero, 5 megapixel, 2 megapixel, thumbs down. Okay? Magalit na lang kayo, tatawagin ko talagang basura yon all the time. Basura. Okay, mas gugustuhin ko na lang kuhanan na lang ng picture sa main camera and then ika-crop ko na lang digitally. And then boom, same quality. Again, sa mga 2 megapixel yung tutukoy ko ah. Hindi ko tinutukoy dito yung lahat matataas na megapixel. Okay 'yon. 8 megapixel pataas, acceptable na 'yon. But lower than that, no. Tawagin na natin basura 'yon. And thankfully, mukhang sabi naman nag-announce naman sila yung ibang mga brand, hindi ko tanda yung exactly. So sige, makalimutin ako sa mga ano. Pero may mga nag-announce na ng mga brands na unti-unti, hindi naman agad-agad, pero unti-unti na nilang tatanggalin ng mga 2 megapixel na pamparami ng camera. Kasi may mga nakakahalata na kagaya ko eh. And binobroadcast ko pa sa inyo, pinagkakalat ko pa. And finally, pang-apat na feature na wag niyo paniniwalaan ng blindly is software updates. Yeah, the software updates. Why? Kung hindi kayo aware, ako kasi aware ako kasi nakababad ako sa comment section ng mga Facebook pages ng mga brands. Nakababad ako sa comment section sa akin mismo, sa mga videos ko, sa Facebook pages ko, sa Facebook group ko. Nakababad ako dyan eh. Hindi man ako lagi nakaka-reply kasi busy ako, pero mabilis lang naman daanan ng mata, nakikita ko yung mga complain, mga reklamo. After ng update, nagkakaproblema yung phone nila. Nawala yung fingerprint, nasira yung camera, hindi na gumagana isang camera, or pagka pumunta sila dito sa feature na to, like sa going portrait sila daw, biglang nag-dark, or yung speaker humina, or yung speaker nawala talaga tuluyan, or gumagana lang yung headset na lang, hindi na loudspeaker, or nagkaroon ng throttling issues.
Okay? Like I said sa previous videos ko, software updates, dati, long time ago na yata nakalipas. Software updates are bug fixes, supposedly. And they are supposed to fix your phone, to fix the bugs, to fix the minor issues and even big issues ng smartphones. Kaya gaya ng ginagawa ng Apple sa iPhones nila. Pagka may nag-complain sa Twitter na isa, magsusunuran yung iba, gagawa na agad ni iPhone yon. Within a week, gagawa niya agad ng fix yun. Battery drain, keyboard, yung keyboard nila na gate, keyboard gate daw, so on and so forth. Yung ganoon. Ginagawa na agad ng paraan, which is good. Okay yun. At least, yung kultura na yun, napanatili ni iPhone up to now. Sa mga Android counterpart nila, like the Transion, yung Itel, Infinix, Tecno, don't tell me na hindi nangyayari yon. Kasi ako mismo, meron dito mga, hanggang ngayon, nagre-review pa rin ako ng Infinix at Tecno, at meron pa rin Tecno, Infinix dito sa bahay. Okay? And even Itel. So, huwag nyo sasabihin sa akin na hindi nangyayari yon. And sa dami ng nababasa ko, sa Facebook page, sa comment section ko, sa mga Facebook page mismo nila, na after ng update, nagkaka-problema, nagkaka-issue. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagawa ng paraan yan ni Infinix. Ang layo na ng narating nila, nasa top 3 na yata sila yun, top 5 at least, maybe, I don't know, maybe even top 1. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila priority ang maayos na software updates. I don't know why. Magkakaroon na sila soon. Okay? Ng Infinix GT Ultra daw yata. Ultra. Magkakaroon ng 9300. And even sa Tecno, gagamit na sila ng Dimensity 8300 Ultimate. That's all good. Pero kailan nila ipaprioritize ang software updates? Yung good software updates na hindi nakakasira ng performance ng smartphones. Okay? Huwag niyong paniniwalaan blindly. At hindi ko rin alam bakit. Sa dami na ng issue na nangyayari, nagre-report, nagre-reklamo sa mga Facebook pages, na kapag nag-update sila ganito, ang dami pa rin excited sa updates. Wala namang nadadagdag usually na features. Well, hindi rin naman nagbo-boost yung performance. As a matter of fact, every time na nag-update kayo, nababawasan pa nga yung total performance yan. Sobrang minute lang, sobrang minor lang na minsan hindi nyo pansin, pero nababawasan yan. Kasi the higher the version of the Android, higher version ng Android, mas nahihirapan ang chipset or yung buong system i-handle yon. Mas mabigat yon. Ibig sabihin, ganito pa, itong basic explanation. Higher Android version means more demand sa performance. More demand sa chipset mo at RAM. Magdi-demand siya ng mas maraming RAM, processing power, and sa domino effect, pati battery. So why are people excited? Except sa part na, yes, yung security patch, very good. Highly recommended yung security patch. It's just that, may kakibat kasi na downside. Don't tell me sobrang importante yung security patch, kaya dapat mag-update. Naintindihan ko yun, totoo naman yun. Kaso nga lang, the point kasi is, hindi nga kasi security patch lang kasama nung software updates. May issue ang kasama eh. And also, kung hindi ka naman kilalang celebrity or nag-aano ng pera sa smartphone, wala ka naman sigurong high profile sa public, like mga politiko, artista, siguro hindi mo masyadong dapat pinoproblema yung security patch. Kung hindi ka rin naman dalaw ng dalaw sa kung saan saan mga website, hindi ka open ng kung ano-anong link na hindi naman natin alam kung ano, hindi mo dapat siguro na iniisip yung security patch. Diba? Kasi, yun nga nakakasira eh. Pero like I said, alam ko naman ang importansya ng security patch. Security nga, yun yung word security eh. But, it's just that, wala kayong dapat ika-excite. Kasi, hindi rin naman guaranteed na 100% goods pa rin ang smartphone niya after ng software update. I hope na goods, but not. Usually, hindi eh. So, I would recommend siguro, kung talagang gusto niyo mag-update, magtanong-tanong kayo sa mga Facebook group, especially sa mga kapwa niyo user na group. Like, kung Samsung, Samsung. Kung Tecno, Infinix, so on and so forth. Xiaomi, Poco, Vivo, Oppo, so on and so forth. Magtanong kayo doon, huwag kayo nagmamadali, porque ngayong linggo na release, gusto niyo ngayong linggo din kayo mag-update. Bahala kayo. Kasi, once na na-update nyo, system updates are permanent until na may dumating na bagong software updates ulit. Hindi po sila nakukuha sa factory reset. Nag-system software update ka, nag-factory reset ka, na-expect mo mawawala yung software update. Hindi. Fix na yun doon. Part na yun ng system mo. And even mag-factory reset ka, andun na yun. Yun na yung version ng phone mo. So don't just click that button, that update button na walang research.
push lang ng push agad. No, don't do that, please. Don't do that to yourself. Lalo na actually kung wala ka pang pambili ng bagong smartphone o pampagawa ng smartphone mo, pampadowngrade ka nga. Research muna din saka mag-update. Research muna saka mag-update. Okay? So yun yung apat na huwag yung paniniwalaan blindly basta-basta na sinasabi ng mga smartphones. Always be vigilant muna. Tanong-tanong muna, research-research muna kung di nagkaka-issue or magkaka-issue. Yun lang. So I hope naging informative ito. And yes, I know, mahaba yung video. Sinabi ko naman sa umpisa, this is a boring tech podcast. So hanggang doon lang. So kung mahilig kayo sa mga ganito na usapan, kwentuhan lang tayo. Sana consider nyo mag-subscribe. Subscribe, like, tama ba dito? Subscribe, like, and share. Yan, ganda lang. I'll talk to you again soon.